wa maraming banalan ng pangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Muli po kami naririto may lakas at maayos na kalusugan ng patulong sa amin ay pinagkakaloob. Salamat po sa muli sa pagkakataong itong magandang panahon na muli po kami tinatagpo mo sa iyong banal na tahanan. Muli po iniaanin po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming isip, ang aming puso at ang aming mga sarili. Alam namin, Panginoon, na rin ang mga sakit na namin. Kaya, Lord, patapun po sa amin ang banal na Espiritu na siyang pagbibigay ng liwanag sa aming isipan upang ang salita ng aming paglilayan ito po ay bumagos sa puso namin lahat, Panginoon, sa buhay. Samahan niyo po kami. Ispasan niyo po kami lahat ng mga kapatid na rin mayroon ng mga kapatid namin na wala dito ngayon ang aming mga mahal sa buhay sa mga sandaling ito, Panginoon. Alam po na lahat po kami ang pinagpala. Ito pong aking sakot na langin na punong-punong ng pagsalamat sa pangalan ni Jesus sa sama mo at ang Espiritu Santo na nabubuhay at nagkahari pa po sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong maputing balita ay hango sa Aklat ni San Lucas, Kabanata 5, mga talata 17 hanggang 26. Minsan, nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasakay niya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dalawang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao, kaya umakyat sila sa hubungan at pinutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano palaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Sa loob-loob ng mga iskrim at pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba Diyos lamang ang nagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinagot niya sila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan o ang sabihin, tumilting ka at lumakad. Patutunayan mo sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na maipatawad ang mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, iniuutos ko, tumilting ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Pagdating tumilting ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwi ng pupuri sa Diyos. Nang kilala sila at tikim ng takot na nagpuri sa Diyos, nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay, wika nila, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoon, si Kristo. Ang lahat po ay magsiupo at tayo po ay magsisimula na muli sa ating po pagninilay at pagkukulay-kulay sa salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa aking paksa, pagpapagaling sa isang paralitiko, hiling ang paralitik. At ang tema, di magtatagal, pagliligtas ay darating. Soon deliverance will come. Ang kabuuan po ng ating pagbasa ay pagpapahalaga or appreciation. Maraming mga bagay tayong pinahahalagahan sa ating buhay. Kung ang isang bagay o isang tao ay mahalaga sa akin, ito ba ay gagawan mo ng paraan o marami kang dahilan? Sa pagninilay ko po sa mabuting balita sa verse 18 to 19, ito po yung sinasabi, may dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang pumasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubungan at pinutas iyon. Saka, inubukos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Sa araw na ito, muli na naman tayo ipinaunawa sa atin ng Panginoon kung paano talaga sa iyo makapagpagaling ng isang may karamdaman.
bakit pwede natin iinom ng gamot o pwede natin haplasan ng mga plastiyan at iyon ay gagalingan. Niyang doktor, hindi na kayang pagalingin ang isang paralitiko. Ngunit nasa saat ko sa aking binasa, nagumuha ng paraan ang mga tao nagdala sa kanya. Narinig po natin na sinira nila yung bubong. Kung atin pong sabi nga kapag tayo nagbabasa ng Biblia, nilalagyan natin ang buhay sa isip yung mga pagyayari sa ating binabasa. At atin pong nakikita yung karamihan ng tao. Yung karamihan ng tao dahil nga si Jesus pag alam nilang tao at pinuntahan ng maraming tao. Kaya, gumawa ng paraan ang mga tao magdala sa paralitiko ito. Yun nga, na binuntas nga para maihulog yung paralitiko. At bukod sa mga tao ngayon, mayroon pa rin isang tao na gumawa ng paraan para makita si Jesus. Sino po kayo? Isang tao na maliit, si Zaccheo. Sa buhay mo.
Na nabubuhay, nagkahari ng pasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng
Sa tabi
lagi 10,000. Di ka matatakot at natintiyak mong di ka maaaw. Di kaya na masisiyak sa pananood iyong namamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarusa. Sapagkat siya ang iyong diwang tagapagsanggalan at ang pinili mong makikinat sa iyo'y atas-taasan. Di mo ang ikay mga amatakulan mo lang-lagan. Ay ayong buhay mga maghihirap sa iyong kahanan. Susubuhin niya ang maraming natin. Silang susubaybay ayon sa ang dalo na ang parol iyang iingatan. Sa kanilang pala ay nakayotan silang magtataas na hindi masaktan Kaya ang tapangan ng mga liyong ang aas na pagsik, hindi ka maaaraw sa mga
naway patuloy mong magpalain ang aming buhay pananampalataya. Salamat din po sa mga pagsusuko na patuloy namin nararanasan dahil dito'y patuloy mo kami pinatatatag. Salamat din po sa aming kapatiran na sa tuwing linggo'y nakakapunta dito. Salamat din po sa iba naming kapatiran na bagamat hindi nakakapunta dito, alam namin hindi kanila nalilimutan. Panginoon, sa mga sandali po ito, patuloy ko pong itinadalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Lalo higit sa Araceta de Claro, Mendoza, Sister Maylene Garcia, ang aking mga kapatid na nasa Roma na ngayon po ay nagkaroon ng COVID, si Marina Napenas Manalo. At ako po, Panginoon, patuloy ko namin itinataas sa inyo ang aming mga karamdaman. Kayo lang po ang aming pagpasa, Panginoon. Sa inyo lang po kami humuhugot ng kalakasan sa aming pag-araw-araw na buhay. Kaya huwag na po kami bibitawan, Panginoon. Patuloy niyo pong hawakan ang aming mga kamay. Panginoon, patuloy ko rin pong hinihiling sa mga sandaling ito. Hinihiling namin lahat na ipababa mo ang iyong banal na Espiritu. Patuloy kami samahan. Lalo higit ang mga taong gagamitin mo ang magbibigay ng inspirational talk, si Sister Tracy Manguevo, ang maghahatid ng iyong mabuting balita, si Brother Rudy Tracy. Patuloy mo po silang pagpalain, gabayan at tuluan sa lahat ng kanilang mga sasabihin. Nawa'y kaming lahat nandito ay maisang puso namin anuman ang mga salitang patuloy namin maririnig ang aming naisang buhay, Panginoon. Patuloy ko rin pong itinadalangin ang aming mga yon, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang buhay pananampalataya. Nawa ko huwag silang magsawang maglingkod sa iyo, Panginoon. Ganun din po ang aming gospel choir. Patuloy mo po kami pagtutuloy ng pagkakaya sa Panginoon. Patuloy mo po kami pagkalooban ng pagmamahalan. At lagi tingin po ang aming manunundo pagkalooban po siya ng lakas ng katawan o pagpatuloy din po siya pangpaglingkod sa iyo, Panginoon. Lalo tingin, Panginoon, patuloy po itinadalangin ang aming mga pamilya na malayo sa amin. Pagkalooban mo po sila ng magandang kalusugan, ng magandang buhay, at lalo higit, Panginoon, sa kanilang pangangailangan kung po silang pangabayaan. Ito po ang aking sangong dalangin na punong-puno ng masasalamat. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na nagbubuhay noon, ngayon, at magpakailanman. Sa ngala na naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Oh,
na ako mag-share sa akin ko po. Ay, ito mo, nagdi 4 pa ako. Salit na tumayo. Thank you.
pasa. Purong pasa. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos?
Hindi ba Diyos lamang ang nagpapagpatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinagot niya sila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paraliting ko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan o ang sabihin, tumilting ka at lumabag. Patutunayan mo sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na maipatawad ang mga kasalanan. At sinabi niya sa paraliting ko, iniuutos ko, tumilting ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Pagdating tumilting ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwi ng pupuri sa Diyos. Nang kilala sila at tikim ng takot na nagpuri sa Diyos, nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay, wika nila, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoon, si Kristo. Ang lahat po ay magsiupo at tayo po ay magsisimula na muli sa ating po pagninilay at pagkulay-kulay sa salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa aking paksa, pagpapagaling sa isang paralitiko, hiling ang paralitik. At ang tema, di magtatagal, pagliligtas ay darating. Soon deliverance will come. Ang kapuan po ng ating pagbasa ay pagpapahalaga or appreciation. Maraming mga bagay tayong pinahahalagahan sa ating buhay. Kung ang isang bagay o isang tao ay mahalaga sa atin, ito ba ay gagawan mo ng paraan o marami kang dahilan? Sa pagninilay ko po sa mabuting balita sa verse 18 to 19, ito po yung sinasabi, may dumating na ilang tao dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang pumasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya tumakyat sila sa bukungan at pinutas iyon. Saka inihugo sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Sa araw na ito, muli na namang tayong ipinaunawa sa atin ng Panginoon kung paano talaga sa iyo makapagpagaling ng isang may karamdaman at sa araw na ito, isang paralitiko. Alam natin na ang isang paralitiko ay hindi isang sakit na sabi nga hindi katulad ng tiyan na kapag sumakit, pwede natin iinom ng gamot o pwede natin haplasan ng mga plastiyan at iyon ay gagaling na. Niyang doktor, hindi na kayang magalingin ang isang paralitiko. Ngunit nasasaad ko doon sa aking binasa na gumawa ng paraan ang mga taong nagdala sa kanya. Narinig po natin na sinira nila yung bubong. Kung atin pong, sabi nga kapag tayo nagbabasa ng Biblia, nilalagay natin ang buhay sa isip yung mga pagyayari sa ating binabasa. At atin pong nakikita yung karamihan ng tao. Yung karamihan ng tao dahil nga si Jesus pag alam nilang tao at pinuntahan ng maraming tao. Kaya, gumawa ng paraan ng mga tao nagdala sa paralitikong ito. Yun nga, na pinuntas nga para maihulog yung paralitiko. At bukod sa mga tao ngayon, mayroon pa rin isang tao na gumawa ng paraan para makita si Jesus. Sino po kayo? Isang tao na maliit, si Zaccheo. At katulad din ng pangyayari sa pagbasa, maraming mga tao. Siguro, ano ang ginagawa ng isang maliit na tao kapag maraming tao? Di ba? Pwede, bagay yung kalunglan siya para makakita. Ngunit hindi niya maalam niya na hindi niya makakita si Jesus. Anong ginawang paraan ni Zaccheo? Umakyat siya sa puno. So, doon sa dalawang yun, nakita natin, sabi nga, kapag gusto, may paraan. Di ka? Kapag gusto, may paraan. Karamihan sa atin, nagpo-focus na lang kung anong bagay ang sobrang tignan.
Zaccheo. Sabi nga, pero marami yung nakapokus na sa kung ano yung pinahahalagahan sa buhay. Nawa mga kapatid, katulad tayo ng paralitiko at ni Zaccheo na gumagawa ng paraan upang makita si Jesus, upang tanggapin si Jesus sa buhay. Gumagawa ng paraan. Kung atin mong naiisip po namin kita ang ating buhay ngayon, ano yung mga nangyayari na sa mundo? Marami nang nawala sa mundo. Ngunit ikaw kapatid, tingnan mo yung kapatid mo, yung katabi mo. Buhay na buhay, malakas. Bakit? Bakit? Dahil may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yan po ang isipin natin. Kahit nangyayari yung mga bagay, pero meron pa nga sa atin dito ang nakakoping tao ng kaanong meron natin sa buhay. Malakas. May plano ang Diyos sa atin, mga kapatid. At sabi nga ay, katulad din nung paralitiko. Ang paralitiko, hindi makakapunta kay Jesus. Ngayon din, pupunta ako sa iyong tahanan. Ngayon din,
minsan may mga tao na patulad ni Zaccheo, patulad ng paralitiko, na sinabi ng Panginoon, may mga magsasabi na ba sa paligid ng mga tao na paralitiko kayo ay makakabayo ang mga kalangan. Ngayon din po yung tao na katulad ng masalamat sa amin, na sabi nga niya ay naman yung hindi mong pagpas sa simbahan. Pero sinabi niya, para daw siya na paralyze noong oras na yon. At nagkaroon siya ng isang malaking hamon sa puso na ganun pala kapag nakikinig ng salita ng Diyos. So ayon po sa kawitaan, kabanata 2, talata 2 po. Kaya nga, tahakin mo ang landas na katubig. Huwag mong hiwalayan hanggang hindi na mo ay mapatid. Amen. Kaya focus lang tayo kung anong mahalaga at pinakamahalaga, at iyan ay ang pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng ating Diyos na buhay. So ito na po yung para sa atin o para sa atin, ito na yung pinakamahalaga na darating sa buhay ng isang tao. At sabi na po, ang buhay ay para sa isang kamera. Pag nakikita natin yung magbubay ng photographer, pumupo ko sila sa mga magandang bagay. Diba? Nakikita natin yung pinocover nila sa mga calendar o kung saan-saan. Sabi nga dito, because life is like a camera. You focus on what's important, capture the good times, develop from the negative, and if things don't work out, take another shot. So, ganun yan. Yun ang ginagawa. Kaya kung para tayo ng camera, focus, yung maganda, at kung hindi naman nag-work, katulad kapag yun ay dinevelop ng isang kaprabel at hindi maganda, another shot. So, ganyan din po tayo. Talagang kailangan talaga isipin natin hindi lang yung mahalagang bagay sa mundo, kundi yung mahalagang bagay para sa ating Panginoon. Sabi nga ay, huwag natin laging hanapin ang dulot ng mundo. Hanapin natin lagi ang lumikha ng mundo. Amen po. Maraming salamat po at tumayo po tayo. Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa mga sandaling ito na muli nakasama ka namin. Muli po, sinusulit namin sa iyo at nagtaangin po ang lahat ng ating naranasan, walang saya, kung ano pa man naranasan namin, Panginoon, sinusulit po namin sa araw na ito. At itinadalangin po naman namin ang isang linggo na maging matagumpay po muli kami, hindi po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid, na lagi pong nakikibaga sa buhay. Samahan niyo po kami, Panginoon, pagunahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin, at iligtas niyo po kami sa lahat ng uli ng masamaang kapahamakan ng pagpasan mo po kami, mula ang tulungan ng talangtangan, Panginoon, muli karamagdakan po kami na iyong mga anak. At lahat po ito, Panginoon, ang aming samang dalangin, sa pangalan ni Jesus, kasama mo ng Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari ng pasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tunay po na isa rin po ako sa isang sakti yung na dati po natutulong ng sugal, nung natagpuan po ang Panginoon, iniwan ko po yun. Kaya salamat po.
kanta. Amen. Aming Diyos, mabuti at mapagmahal sa bawat isa sa atin. Muli po kami, nagpupuri, sumasamba, at dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan. Ano man po ang aming mapagkakamali, ang aming mapagkakasala, sa bawat sandali ng aming buhay, ito po'y tinutulog namin sa iyo at inihingi ng kapatawaran. Maraming salamat po, sapagkat sa kapila ng kapagsubok sa aming buhay, sa kapila ng mga kakulangan namin, sa kapila ng lahat ng aming nagagawa sa iyo, kami patuloy mo pa rin iniingatan, ginagalayan, sinasamahan sa loob ng aming mahal sa buhay sa anumang dako kami naroon. O aming Diyos, palagutan pa sa salamat ko na isang pitil ng aming mga puso, ng aming mga labi at isipan, sapagkat alam mo na bapat yung mga nilalaman ito, kaya walang hanggang pa sa salamat ang nais namin balik sa iyo. Loobin mo, o aming Ama, na sa mga oras na ito, sa pagbibigay mo ng pagkakataon na aking tayo sa harapan ito, itinadalangin ko na may patuloy mo ang gamitin sa oras ng iyong pangangailangan sa po ng aking mga mahal sa buhay, ng aking mga kasamahan sa buhay pananampalataya. Tinadalangin ko na turuan mo kami. Ikaw ang mauna sa lahat ng aming gagawin. Dalangin ko rin ang aming Ama na pagpalaan mo ang mga palita ng aming pagsasalunan ngayon. At sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat ng sa iyo walang magpusunod sa iyo. Muli sa iyo namin hindi pinagkakatiwala ang susunod na sandali o aming Diyos. Ito po yung sinasama namin dalangin. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang ng lahat. Amen. Sa alam ng Ama. Amen. Aming Diyos na mabuti at mapagmahal sa bawat isa sa atin, muli po kami nagpupuri, sumasamba, at dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan. Ano man po ang aming mapagkakamali, ang aming mapagkakasala, sa bawat sandali ng aming buhay, ito po'y tinutulog namin sa iyo at inihingi ng kapatawaran. Maraming salamat po, sapagkat sa kapila ng kapagsubok sa aming buhay, sa kapila ng mga kakulangan namin, sa kapila ng lahat ng aming nagagawa sa iyo, kami patuloy mo pa rin iniingatan, ginagalayan, sinasamahan sa loob ng aming mga mahal sa buhay sa anumang dako kami naroon. O aming Diyos, palagutan pa sa salamat ko na isang pitil ng aming mga puso, ng aming mga labi at isipan, sapagkat alam mo na bapat yung mga nilalaman ito, kaya walang hanggang pa sa salamat ang nais namin balik sa iyo. Loobin mo, o aming Ama, na sa mga oras na ito, sa pagbibigay mo ng pagkakataon na aking tayo sa harapan ito, itinadalangin ko na may patuloy mo ang gamitin sa oras ng iyong pangangailangan sa po ng aking mga mahal sa buhay, ng aking mga kasamahan sa buhay pananampalataya. Tinadalangin ko na turuan mo kami. Ikaw ang mauna sa lahat ng aming gagawin. Dalangin ko rin ang aming Ama na pagpalaan mo ang mga palita ng aming pagsasalunan ngayon. At sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat ng sa iyo walang magpusunod sa iyo. Muli sa iyo namin, hindi pinagkakatiwala ang susunod na sandali o aming Diyos. Ito po yung sinasama namin dalangin. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ng lahat. Amen. Sa alam ng Ama. Thank you.
15 taon noon ang paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niya si Filipe sa lupain ng Iturria at Dragonite. Si Lasarias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nung panahon kayo, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya tinibot niya ang lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangarap, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayong patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayon natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lamba at titibagin ang bawat purol at bundok. Tuwirin ang daan liko-liko at papatangin ang daan bago-bago. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid ko ay Kristo, mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon sa isang napakagandang challenge na kanyang paalaala
the way, huwag nating hanapin ang ganda o anong makukuha natin sa mundong ito. Kung hindi, ang hanapin natin ay ang umawa ng mundo. Amen? Isang malakas na pagpuri nga muli sa ating Panginoon. Amen? Buhay na buhay. Ngayon po, ang ating tema ay ang pag-aaral ni Juan Bautista, The Preaching of John the Baptist. At ang ating muna mong naging topic, how can I imitate the character of John the Baptist? Paano natin matugar ng kataya ang halimbawa o character ni John the Baptist? John the Baptist. Totoo po mga kapatid na marahil hindi natin kataya. Marahil napakahirap kaya mabag ang sarili ng alay mismo sa ating Panginoon. Napakaraming hadlang para makapaglingkod sa ating Panginoon. Kapag tayo'y lumalapit sa kanya, dikit
sa pag-uumpisan natin, pangako niya na hindi tayo mapabahag. At ang kalimitan, kinahawak natin kaysa mga gawain din natin. Napakasimpleng bagay. Mga bagay na ginagawa natin na alam natin na ito ay tama. Paano kaya nagkamali ka? Tama ang ginagawa mo pero nagkakamali ka. Ginagawa mo tama sa sarili mo, subalit hindi pinagagawa sa iyo ng Diyos. Gusto mo lang gawin na ang tama sa sarili mo pero hindi kalooban ng Diyos. At kalimitan na naisip natin ay kung ano, alam na ito ni Lord, siya na ang bahala ko. Hindi natin naisip minsan na baka hindi rin tayo makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Sapagkat ang sinusunod natin ay ang ating mga sarili, hindi ang kagustuhan ng Diyos. Ang kalimitan na nagawa natin kung pagkakamali sa ating mga sarili ay yung nakikita natin ginagawa ng ating mga mahal sa buhay na hindi natin gusto kahit dapat. Sapagkat gusto natin tayo magmasunod. Ganun po ang nangyayari sa ating buhay. Hindi ang pinagagawa ng ating Panginoon ang ating ginagawa. At sa bawat pagbibigay o pagsusuko ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon, may mga bagay tayo na dapat bitiwan. Alam natin ito'y napakahalaga sa atin. Alam natin napakasarap. Subalit kinakailangan natin isuko sa ating Panginoon. Yung ating mga Sabbath night, yung ating mga kasiyahan pagkundo, yung ating kasubrahan sa ating mga pagkain, yung mga walang pagkakataon na naiiwan natin ng Diyos at sa barkada tayo sumasama. Mga bagay na kinakailangan bitawan natin, subalit ang sarap gawin. Pero hindi ito ang nais ng Diyos sa ating buhay. Dapat po natin gawin, tayo ay magbago ng ating mga pananaw. Sinasabi ko sa ating pag-ibig na dapat po natin, hindi sarili lang natin ang ating mga iniisip. Kinakailangan ang bawat isa sa atin ay mayroong pakialam. Tayo po ay nagpapaalalahanan. Hindi po tayo dapat nagkakanya-kanya. Sabi nga ni Sister Gracie po sa ating PG, ang sabi niya, ang sinasabi namin dito ay hindi patama. Kundi naisinugan namin na ang bawat isa sa atin ay itama. Lagi po tayo paalalahanan ang mga oras kapag may mga bagay tayong nakikita at nakakalimot. Kung minsan na, dahil ang ating speaker, paalalahanan natin ang lalabog eh. Brother Cesar, baka nilalabog din sa atin ngayon, Brother Noel, parang namin gusto yung speaker natin at tumutunog ka. Parang nilalabog din sa atin, magkakalit pero no. Now and then, natural lang yan. May mga pagkakakot talaga. Sabi ko ba sa atin, pwede naman tayo, hindi ko ba din, pero huwag naman tayo mananaginig, hindi na atin. Sadya, may mga pagkakakot tayo sa ating buhay na dapat kunahin. Naintindihan natin yun. Pero, pinakailangan talaga gawin natin ang bawat isa sa atin. Dapat tayo sa atin. Ang pangaral ng salita ng Diyos ay pagbibigay ng pag-asa. Pag-asa ng pagdating ng Diyos sa ating buhay, ito ay may kasama sa sakripisyo. Totoo po, ang lahat ng bagay kahit ang paghingi natin sa Diyos, kinakailangan may kasama sa sakripisyo. Thank you.
tayo na matularan ang kadamingan ni Juan Bautista. Sino ni Juan Bautista ang pagkasalasalo ng namatay na? Yung ating kumpare, aking pinsan, 36 years old, na engineer, ng asawa'y Darcy, magtutuusin mo, may magkikitap sa kanya. Kung masilang dagat, kumulog lang, kumising, magpapalit ng dayo, pero ng anak, sumama ang pagkakitap, namatay na. Tayo lang karating halimbawa sa Italia, yung iba na pag-aral.
na pagkatapos may magandang halang kukainan. So, huwag naman po sana tayong tumigil sa ganung bahala. Ang ating mga mahal sa buhay ay naghihintay ng pagmamahal sapagkat sila'y umaasa din sa atin. At sa pag-asa ay hihintay ng ating mga mahal sa buhay bilang mga lingkod ni Yahweh at Shaddai, higit na umaasa ang ating Panginoon sa atin. Sapagkat kung maiibigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon, ito lagi mong sinasabi, sila na ang mag-aayos ng ating pamilya. Kaya nga po, tanongin natin ating mga sarili. Ginagawa ko ba ang misyo na binigay ng Diyos sa akin o binabaliwala ko ito? Minsan po, tantra natin yung mga binibigay ng mga katanungan na ito yung maaaring pagsusuri natin sa ating mga sarili. Nagagampal po ba natin yung misyo na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon? Kung nagagawa po natin ito, sabi ng ating pagtinyo, doon sa kakulitlihan, at makikita ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. Nawa po ay patuloy tayong matuto sa mga paraan ng ating banal na pagtinyo. Sapagkat ang sino mang pong tauhan na gumaganap sa ating banal na pagtinyo ay walang ginawa kung hindi maging matuwi ang daan na babagsa sa atin. Maging isang landas na tumatama sa katuwiran at tayo ang kinakailangan din ng ating kapwa na magbahagi ng mabuting balita. Ang ating challenge, na i-prepare ko ba ang sarili ko sa pagdating ng ating Panginoon?